there any problem? No, sir. Everything is under control. Okay, let's go. Dahil ikaw ang nakahuli kay Mr. Lim at nasa custody na siya ng Witness Protection Program. Gusto kong alamin mo ang tungkol sa sindikato. Alam kong marami pa siyang dapat ipagtapat tungkol sa organisasyon. At isa pa, Alex, may natanggap akong impormasyon na ibinigay ng sindikato sa isang professional hitman ang kontrata para patayin siya. Gusto kong proteksyonan niyo si Mr. Lim. Makakaasa kayo, Chief. Alam mo, pagkasama kita, ang saya-saya ko. Nakakalimutan ko lahat. Mga problema ko sa opisina, basta lahat nakakalimutan ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal na mahal kita. Mahal mo ko kahit na tatlong anak ko. Mahal na mahal kita. Kung nagmintis man ako kanina, mamayang gabi alis sila. Siguraduhin mo lang. Eh hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli yung killer ng papa mo. At ngayon, ikaw na naman pinupunta riyan nila. Ayoko nyo. Salamat, Sharing. Oo. Maraming salamat sa pag-aalala niyo sa akin. Senyorita, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Opo. Kaya na. Uncle, kayo nang humbahala dito sa buong asyenda. Ganun na rin sa buong asokarera. Alam ko naman kung kayang-kaya niyong alagaan to eh. Alam mo naman na gagawin ko lahat para sa'yo eh. Maraming salamat po. Jepe, maraming salamat po sa tulong ninyo sa akin. Huwag kang mag-alala, Miss Liwanag. Gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para sa maagang ikalulutas ng kaso mo. Mabuti naman ako kung ganun. Eh, siya nga pala.
Saan ka namin maaaring makontak kung sakaling magkaroon kami ng lead? O kaya suspect? Ako na lang ang bahalang tumawag sa inyo. Uncle, muna na po ako. Iya. Ana, saan ka papunta? Jason, sa pag-alis kong to, ayoko sana mag-alala ka sa akin. Kilala mo naman ako eh. Kapag mag-desisyon ako, dire-diretso na to. Ana, kaya nga ako nagpunta rito eh. Sagutin mo na ako. Pakasal tayo. Para may magpaprotekta na sa'yo. Huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon, Jason. Pagbalik ko, malalaman mo kung ano sagot ko. Eh, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Inumin mo ito para mainitan ang tiyan mo. Salamat, ho. Eh, senyorita, magmula nang mamatay ang mami mo, sa akin ka tumatakbo pag may problema ka. Eh ngayon, kung may tiwala ka pa rin sa akin, eh, ang maipapayo ko sa'yo, pumunta ka kay sa isang lugar na yung walang nakakilala sa'yo. Saan naman ho yun? Sa Maynila. Kay Cherry. Hey, Alex! Where are you in a hurry? Hey, Alex! For your information and guidance, according to my crystal ball, this person cannot be a key witness to the Republic of the Philippines because he is a fake passport. Ano sa tingin mo, Alex? Fake passport? Sa tingin ko, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Mukhang may tiriling ka na eh. Wallet, kanot ng bag. Hindi! Manong, huwag!
Basig yung eardrum mo. Hayaan mo. Isang linggo lang, lilinaw na yung pandinig mo. Basta sundin mo to. 3 times a day, ipatak mo to sa tenga mo. Lilinaw na yung... Okay lang yan. Okay. Tapos, pasok mo tong bulak para maiwasan ang infection. Injection? Takot ako
sa injection, Doc. Anong injection? Ang sabi ko, infection. Inspection? Ba't naman ako inspeksyonin? Ako na nga tumulong, ako pa inspeksyonin. Pakipirmahan to, Miss Liwanag. Alam mo, Miss, napakaswerte mo. Madala nga nakakaligtas sa ganong klaseng sitwasyon. Buti na lang dumating si Alex. Sino Alex? Yun ang ligtas sa'yo. Ah, yung parang angkal sa mata, yung singkit? Pinsan ko yun. Pakisabi sa kanya na ang galing-galing niya. Nung tinutukan niya ako nung barilong kinu, akala ko mamamatay na ako. Buti na lang dumating si Mamang Singkit. Pakisabi, thank you, tsaka pakisabi na okay siya. Alam mo, lahi talaga kami ng mga magagaling. At ako nagturo do. Inspector ka dito sa ano, sa NBI? Hindi. Ano ako? CA. Ano CA? Confidential Agent. Ano yun? Kumbaga, ano ang posisyon ko, bali, mas mataas lang ng konti sa nagtitimpla ng kape. Okay ka rin, ha? Believe ka na ba? Hindi. Ah, sir, ito na yung file na pinahanap mo sa akin. Siguruhin mo yung asset natin para makakuha tayo ng lead. Sige, sir. O, ikaw. Ayos na yan? Ayos na, sir. Napirma na nga ako, sir. Alex, siya nga pala si Ana. Ana, si Alex, pinsan ko. Hi. Gusto kong magpasalamat dun sa pagliligtas mo sa akin kanina. Ha? Salamat. Salamat. Ah, salamat. Doon sa kantin, marami doon. Hindi, Alex. Salamat daw. Bakit may bula ka sa tenga? Nangangamoy na yan, ano? Kapatay ko! Pagtimpla mo nga ako ng kape! Ano mo masyadong tikulis? Sandrano! Halika! Sandali lang. Miss Liwanag, ipahatid na kita sa address na hinahanap mo. Salamat. Ibig ng Pangulo na makipagtulungan tayo sa ibang law enforcement agencies para sa ikalulutas ng kasong ito sa lalong madaling panahon. At ikaw na apili kong mamuno sa investigasyon. Ang mahalaga, mahuli natin ang killer. At malaman natin kung sinong utak sa likod ng pagpatay. Understand? Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Pakiulit nga, sir, kung ano yung sinabi niyo. Damn it! Pasahin mo na lang yan! Alam mo na palambing eh. Nagagalit ka? Yan, eto saging. Masarap yan. Bago pa. Ano pa ang kailangan nila? Paypal sa baw. Miss? Oh. Miss? Dito ba yung 55 Katubusan Street? Ah, dito ho. Kakain mo kayo. Masarap mo dito. Mura, maliit. Cherry! Senyorita? Ana! Ah, boss, maraming salamat ho. Dito na ako. Asawin ka, bubata. Paano? Okay ka na rito? Ako na ako dito. Salamat ho. Okay. Cherry! Senyorita? Senyorita, bakit ko kayo biglang napaluwas? Ana, magmula ngayon, Ana na ang tatawag mo sa akin, ha? Bakit nga ako kayo biglang napaluwas? At saka, ano yung mga dala nyo? Saan nyo nakuha yan? Ay, naku, mahabang kwento. Basta, kailangan ko na matitiran. Saan? Dito. Saan, nabilisan mo. Huwag ka mahihiya. Konduktor! Si Ana, huwag ko sa probinsya. Magandang gabi, ho. Huwag ka mahihiya, asawa na kamo. Ay! Kabayo ka, kabayo! Kabayo, mang mister naman eh! Susumbog ko kayo sa asawa niyo! Mani! Basta, manyak! Kahit pa, for the meantime! Huwag mo pa, mayang lisig na eh! Baka inudugtupag mo mukha mo dito sa tsino ko! Eh, kawawa naman yung kaibigan ko eh! Eh, bakit dito? Ano akala mo sa bahay ko? Bahay ampunan? Ha? Hindi birong hirap ng buhay ngayon. Magdagdag ka pa rito na isang palamunin. Makakatulong naman ho sa atin si Ana eh. Sige na naman ho, aling nena. Eh habang nagtitinda naman ako sa tindahan, si Ana ho makakatulong naman habang nagluluto kayo dito. Sige na naman, aling nena. Ako na, ako na! Palagay mo? Nakalagay kaya sa buhit ng palad ko yung mga nangyayari sa akin ngayon?
Guruin mo naman. Muntik na akong madukot. Tapos, na-hostage pa ako. Na-hold up pa ako. Pasalamat ka. Pasalamat ka, walang nangyaring masama sa'yo. Sa nga pala? Eh, ba't hindi mo pa sinabi yung nangyari sa'yo sa probinsya? Eh, nasa NBI ka na pala. Alam mo, matalino ka sa bagay na yan eh. Pero, simple lang ang sagot ko. Ayoko na muna ng gulo. Sumagsawa na ako sa gulo, kaya... lalayo na muna ako. Papakatahimik at mag-iisip-isip. Pagsatago na muna ako, senyorita. Ana. Okay? Magmula ngayon, simpleng Ana lang itatawag mo sa akin. Hindi na muna ako yung senyorita mo. Kaya mo bang panindigan yun? Oo naman. O siya, Ana na kung Ana. Ay, oo nga pala. Yung nga palang ano, yung nagrita sa'yo, yung sasabi mong hero mo, ano, cute pa siya? Medyo. Ikaw talaga? Daddy, chocolate ko ah. Sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko kakalimutan yun. Daddy, mag-iingat ka ah. At saka yung shopaw ko ah. Oh, sige. At ikaw? Sherry? Ano gusto mo kasulubong? Sherry, sinong sabi ko siya nagligtas sa akin. Eh, maglalaro tayo ah. Laro? Yan. Maglalaro tayo. Oh, sige na, isang papa. Kulay ha? Oo. Huwag naman ako ng chocolate ha. Bakit? Hindi ka mo nagsatawa dyan sa kulay mo? Hindi pala to oh. Tara na. Oh, sige, pasok mo na yung mga bata. Yung hero? Yung pogi? Ay, Alex! Alex! Siya yung sa FBI. Ah, oo! Kaya ka nakatira? Oo! Sige, papasok pa kami sa trabaho eh. Sige! I-search mo sa order of battle ang file ni Jose Kier de Jesus. Yes, sir. Atas mo, atas mo. Oops. May balbas at bigot ito eh. Siya na yun. Yan ba'y nakasagupa niyo, sir? Hindi ako maaaring magkamali. Dating army, nag-awol, naging pinuno ng Octopus Gang sa kidnap for ransom, at ngayon naman, isang professional hard killer. Ako! Alex! Booking na siya ngayon! Anong plano mo? Kung gusto mo, pupulbusin ko ang dibdib niya! Ano? Pupulbusin ko ang dibdib niya! Umalis ka na lang kaya. Baka ikaw pa ang pulbusin ko. Kape mo. Aray! Hello? Hello? Kung ayaw mo sumagot, huwag ka nang tatawag ha. Nakaka-istorbo ka. Marami kami trabaho dito. Teka sandali. Bingi ka dyan eh. Sa kabila. Huh? Sorry. Sorry. Hello? Hello? Alex Imbrano? Ito nga. Sino to? Dapat nung paman ay pinatay na kita. Nang sinalvins mong tatay ko. Sino to? Nakalimutan mo na ba si Nicanor de Jesus? Na pinatay mo na walang kalaban-laban? Jose, bingo. May utang sa batas ang tatay mo. Lumaban siya. Kaya ako siya napatay. Huwag mo na akong paikutin, gago. Hindi ko mo tinakbuhan kita, itakot ako sa'yo. Wala ka lang sa plano ko. Ba't mo naitrasok sa akin? Pati trabaho ko pinapakialaman mo. Ikaw na si kasuhin ko. Kaya kumain ka na masarap. Patulog ka na mahimbing. Dahil ngayon pa lang sinisipisado ko na. Baka naman bunga nga mo lang ang pumuputok. Baka pag nagkaharap tayo eh, bumigay ang tuhod mo. Makikita natin. Yan.
Yan, ito ho, masarap na yan. Ito na ang inyong lagyan na sawsawan. At pa... Hoy! Ano? Ano ka ba? Ang dami-dami nating trabaho dito kung ano na yung tinatanaw mo. Tingnan mo yung mata mo, lumilipad na, oh. Kasi hindi ko pa nakikita si Pogi, eh. Mm-hmm. Tawa na yan. Mm-hmm. Ito naman. Ang bahay mo, matanaw ko lang. Ang puso ko ay nasisiyahan. Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Pare, palala mo na naman ang mga sinatan nito. Ano ba naman itong mga siraulong ko? Akain daw! Akain kami! Ha? Ay, mga mukha nyo? At tanghaling ka? Ang tangalasin kayo? Ano? Tapos ito ang sakali ko? Ang daya naman? Ay, mga babo! Ay, ang lalapad ng katawan nyo, pati babae, pinapatulan nyo. Ay, tamang-tama ang dating mo! Kanina pa kami naghahanap ng pagpapraktisan! Pagin mo ba? Anong sabi? Ah, wala! Now! Lahat ang nasira dito, ha? Opo, sir. Toyo! Sigilin mo ang makalintik na yan. Patapang niyo, ha? Okay lang kayo? Kaya lang yung ano eh, yung paninda namin. Ah, yung paninda? Babayaran nila yun. Ah, tulong mo to. Sige. Thank you.
kaya nyo? Ano ba yan? Kitang-kita mo na, Gurilla, ginawalbihan! Sige na naman. Kumbinsin mo na huwag umalis yan. Kapag umalis yan, may problema tayo dito. Ang gamitin ko at saan ko? Kayang-kaya mo yan. Diyan ka naman magaling, di ba? Oo nga, pero ang hirap na pinagagawa mo sa akin dahil ngayon ko lang gagawin ito sa hayop. Kalista ako! Okay. Pakiusap naman, oh. Patawarin mo na yung mga bata. Eh? Bata? Mga bata ba kung kituring ang mga yun? Kaya mga anak na, hindi na magkaroon niya sa akin, oh! Eh, di lumayas ka. Akala mo ba madaling humanap ng gubat dito? Siyudad ko, no? Ganon. Taga lang sandali, Mangge. Pakiusap lang. Bigyan mo naman kami ng panibagong pagkakataon. Isa pa. Ikaw, kapag umalis yan, ikaw mananagot sa akin, ah. Talaga! Huwag ka naman lumaya. Matitiis mo pa na magkahiwalay tayong dalawa. Gusto mo nag-kiss? Nah! Uy! Koryo! Sige lang ako, Koryo! Hindi mo naman nagkakala ng mga bata rito! Adjust talaga! Tara, tara! Gusto naman ako sa'yo! Gusto mo bibigyan kita ng kiss? Akin! Aloy! Hindi mo, sarili mo! Uy! Ako, mama! Ano nangyari? Umalis! Aray ko! Wala ka talaga, Sil. May bulok yung sir mo! Patayin tayo nito. Kaya magmula ngayon, ikaw ang magbabantay sa bahay at sa mga bata. Alex! Bumalik ka rito! Gorilla! Bumalik ka! Napaliguan mo na ba yung manika mo? Ay, oo nga pala. Hi! Bakit? Ah, tuloy ka. Pasok ka. May tutulong kami sa'yo. Hindi, wala. Ano, napadaan na ako. Umalis yung gaya ng mga bata, kaya ikaw ang naglalabano. Alam mo, hindi bagay sa'yo kasi macho ka eh. Ah, okay lang yun? Ah, kung may kailangan ka, o kung may itutulong ako, masabi mo lang agad ah, andyan lang ako sa kabila palagi. Sige. Baka naabala ko na kayo. Alis na ako. Sige. Uwi na ako. Bye. Sige. Sige. Bye. Ano nangyari? Boss, sinalugog na namin ang buong probinsya. Pero ni Anino niya hindi namin nakita. Boss, anong gusto niyong gawin namin? Alam ninyo, matagal na akong nagdududa na si Charing ay may kinalaman sa pagkawala ni Ana. At si Charing may anak na nagtatrabaho sa Baylila. Thank you. Yan, okay ba? Dito ba nakatira si Cherry? Ay, kung ang spelling muna na T-S-E-R-I, ako ho yun. Check na lang for short. Mga pulis kami. Huwag ka matakot. May tatanong lang kami. Naku nga, nung wag lang mat, ha? May hinahawak sa number. Niloloko mo ba kami? Kayo man? Masyado naman kayo seryoso sa buhay. O sige na nga ho, ano nga ho yun? First question. Kilala mo si Ana Liwanag? Bakit ho? Nag-aalala lang si Hepe. Gusto lang niya matiyak na nasa mabuting kalagayan si Ana. Ay, hindi ho. Hindi nang pupunta rito. Baka magawin rito, babalik-balik na lang kami. Ah.
Pwede rin sabi, sino sila? Eh, mga polis daw sila sa bayan natin. Hinahanap ka. Hindi. Hindi mga polis sa atin yun. Kilala ko mga polis dun eh. Sabi ko na eh. Sabi ko na nga ba eh. Kaya wala akong tiwala sa hilat siya ng mga pagmumukha ng mga yun eh. Ayun ako, Ana. Hindi ka titigilan ng mga yun hanggat hindi ka nakikita. Ayun ang balak mo ngayon. Ano pa, edi dito na muna ako sa'yo habang wala pa kayong mapupuntahan. Bango-bango naman yan, niluluto mo. Amoy pinipigyan. Ano ba? Kaya naging amoy pinipigang kalunggong? Ang sinasabi ko, ikaw, amoy pinipig. Ako, mang nasura! Kinala ko ako lunang utak mo, tagtalan mo ako, huwag mo ako binabastos, kahit probinsyana ako, lalabanan kita. Iyan ang gusto ko sa babae. Lumalaban, palipan. Baboy, baboy! Ikaw, ako ko, ginitahin mo mga binabastos ko. Problema dito, may nangyari ba? Si Ana, pinalayas. Kawawa naman. Wala sa matitirhan. Totoo ba yun? Oo, ganun na nga. Eh, paano ka ngayon? Bahala na. Paano yun? Medyo gabi na. Medyo delikado pa dito. Saan ka titira niya? Ewan ko. Eh, di sa bahay natin. Ha? Ano? Hindi ba nakakahiya yun? Hindi, okay lang. Tsaka wala tayong yaya. Yaya? Yaya. Yaya? Yaya. Ay, okay ako dyan. Okay ako sa yaya. Ana. Ba, yung mga anak ko, medyo makulit yun. Makakayanan mo kaya yun? Ah, oo naman. Okay lang yun. Cute ka naman eh. Eh, ang ibig ko sabihin, cute naman yung mga anak mo eh. Aba, kung ganun, walang problema. Oh, akin na yung mga damit niya. Cherry, para. Sige, bye-bye, Ana. Oh, sige, bye-bye. Ikaw, ayaw sumama. Sige tayo. Ito, sa bakit mo? Ayaw ko na makita at magbubuka ng babae niya dito, ha? Oo. Oh. Ayaw ko na makita at magbubuka niya. Oh. Oh, pop. It's Daddy. It's... Sabi ko, upo, hindi upo. Sorry po. Nahawa tuloy si anak ko eh. Eh dati ganun ka rin naman, diba? Nakita ko pa nga eh. Oh, mga anak. Ito si Ana. Ana, ito si Joshua, pinaglihi sa Bombay. At ito naman si Gino, hi, pinaglihi sa Amerikano. At ito naman si
Si Chrissy, pinaglihis sa in-chick. Oh. Bakit po siya narito? Siya ang bagong makakasama natin dito sa bahay. Para may kalaro kayo dito. Oh, ikaw, pinakain mo na ba yung mga bata? Kumain na yung mga yan. Okay, bakit? Daddy. Bakit mo kagutom pa? Oh, kahit naman 10 beses mo, pakainin naman ngayon, parang di nabubusog eh. Mabuti pa, initin ko na yung pagkain para makakain ka na. At sasabay ako. Oh. Teka, bibihis na muna ako. Pagdihit kayo ha, maya naman kayo sa bisita. Eh, di tutulungan mo na kami ng labas. Oo naman. Pati Barbie ko? Oo, pati Barbie mo. Pati Barbie mo. Oh, tapos, ano pa gusto mong gawin sa Barbie mo? Bukas, shampooin natin yung Barbie ko, ha? So, pagkatapos natin i-shampoo yung Barbie mo, pinipilitas na natin yung buhok niya. Pinipilitas? Ano po yun? Maganda yun. Para sa buhok niya, tapos gagawin natin sa buhok mo bukas yun. Marami-marami riba na ganyan. Sige, ngayon na. Eh, bukas na lang. Please. Pinangalagyan ko na lang muna ng clip yung buhok mo, ha? Opo. Bakit? Sinong may gawa nito? Ako po. Ikaw, Chino, umiira lang naman yung kapilyuhan mo, ha? Mag-sorry ka. Sorry. Alam mo, hindi naman talaga ako takot sa bulate. Nagulat lang ako na may bulate sa bulsa ko. Pero okay lang yun. Ang talaga ka natakot ako yung ipis. Kasi nakakatiling tingnan yung ipis. Siguro nagtataka ka kung bakit pa ako nagprepare ng lunch for us, no? Bakit nga ba? Well, naisip ko lang kasi na ito na ang turning point ng relationship natin. Anong ibig mo sabihin? For a while kasi ang feeling ko, MU lang tayo. Anong MU? Mukhang unggoy. Hindi. Mutual understanding. Yung walang commitment. Pero ngayon, magbabago na ang lahat. Alam ko, mutual understanding. Pero ano ba talaga ibig mo sabihin? With this ring, I pronounce that you and I will bind together as one, as lovers, which means, fiancé mo na ako from now on. Ganon? Ganyan. Kailan mo gustong pag-usapan ng kasal? Teka, ang bilis naman yata. Aba, natural. Ganyan talaga ako magdesisyon, yung mabilisan. Lalong-lalo na kapag mahal ko yung isang tao. Pero... No more words to say. Kung naka-color ka, umilalagpasan yung itim na guwit na yan, okay? Uy! Ang ganda ng bahay natin! Daddy! Hello? Daddy! Oh. Daddy, dito ko! Teka, hubarin ko muna yung jacket ko. Oh. Alex, wala ka ba napapansin? Nag-aaral ang mga bata. At marunong na silang magsilbi sa kanila, Daddy. Ana, magaling ka magdisiplina. Salamat. Kumain na ba kayo? Paghahain ko kayo. Tapos na, kumain na kami.
Goy Goyo, tumigil ka na ha. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Kailangan unahin muna natin yung mga gamit sa bahay. Sige na, Alex, bilhin na natin yung polo. Alam mo, parang kang batang gawa ng gawa. Nakakainis ka na. Mumusuwa na kita dyan eh. Dali mo nga dito eh. Ikaw naman, di ka na naawa sa akin. Tignan mo nga! Alex, bibili na ba natin yung polo? Polo ba kayo naman? Itong kotse ang sakasuy mo! Ba't ka nagagalit? Hello? X, hindi ka na. Pero pasakali pa lang yan. Hindi pa kita siniseryoso. Kapit ka, no? Huwag mo akong takutin. Dahil wala akong kinakatakutang laban. At wala pang lalaki nagpatindig ng balahibo. Lalo lang katulad mo. Para malaman natin kung sino ang may daga sa dibdib sa ating dalawa. Magkita kaya tayo? Just name the place and time. And I'll be there. English yun, ha? Naintindihan mo ba yun? Ano ba akala mo sa akin, Bobo? Masyadong mainit pa na. Darating din tayo dyan. Pero ingat na. Kasusunod natin pagkikita. Tapos na ang kayabangan mo. Pwede rin. Kung may kamandag na yung laway mo. Pero? Siguraduhin mo magtutpas ka. Baka makita no. Saka naamoy ko yung hininga mo dito. Aho! Nice try. Baby. Thank you. Robert, padaanin mo nga ito sa ating digital sound separator. Ano ho ito, sir? Kasi habang kausap ko si Joker, may narinig akong LRT o monorail sa background. Paki-verify mo nga. Sige po, sir. Isang papaya lang, hindi niyo pa makita. Boss, bigyan niyo pa kami ng konting panahon. Wala na akong panahon maghintay. May kilala akong isang tao, boss. Matindi, matinik. Ang ultimatum kong kumilos. Kahit saan lungga nagtatago ang anang niya, matutunto niya. Kaya nga lang, matindi ang presyo. Ito ang taong ipatatrabaho ko sa'yo. Alam ko ang kalibre mo. Wala kang taong inahanap na hindi mo makita. Nasa witness protection program na, nadadali mo pa. Kaya ikaw ang taong dapat kong lapitan. Alam mo ba kung magkano presyo ko? Oo. 1,000,000. Eh, babae lang to eh. Huwag mo sabihin gagastos ka ng ganong kalaki para lang sa kanya. Mas malaking halaga ang magiging pakinabang ko kung mawawala siya. Ngayon, gusto mo malaman, mapapatay mo siya? Alam ko pa, bilip ka sa akin. Alam mo gagawin ang gusto ko. Turing mo na siya patay. Pero may unahin muna ako. Ito. Bakit? Mas malaki ba presyo niya? Hindi. Walang katapat na halaga ang ulo niya. This painting is part of my rainforest series. It is a personal protest against man's wait naman, of all people. Why him? Why? What's wrong with Alex? Imagine, he's a cotton cop. A what? What's a cotton cop? Di nangungutong? Yeah, exactly. Mind you, girl. Hindi siya police. NBI siya, okay? So, what's the difference? Yeah, oo nga. Give us one good reason why you love him. Just one. Well... Sunod-sunuran siya. Really? Oh, come on. Kahit ano? Mm-hmm. Okay, sige. There. Yeah. There. There. Watch this. Alex? Tignan ko lang kung magagawa niya. Excuse me. Sige na. Alex, honey. Kasi gusto ko ng red wine eh. Kuha mo naman ako, please. Sure. Thank you. Oh, man. Here's your red wine. Honey,
I'm sorry, but I changed my mind. Gusto ko na pala ng white wine. Ayoko na ng red wine eh. Sure, okay lang. See? Pare, white wine na lang daw. Oo nga, ma-enroll na yung tuta ko doon. You mean si Raff-Raff? Honey, here's your white wine. Honey, sorry ulit ah, pero kasi gusto ko na ulit ng red wine eh. Red wine? Mm-hmm. Are you sure? Yes. Sigurado ka na? Yes. Okay. Thanks, honey. Ang cute naman ng tuta niya. Very impressive. Of course. Silid na talaga ako sa'yo. Oh. Here's your red wine. Honey, I've made up my mind. Gusto ko na ulit ng white wine. Gusto ko na ulit ng white wine. White wine. Yep. Okay. Watch out, baka ma-imbierna. Thank you. Alex? Alex? Oh my God. Alex! What's wrong with you? Tanungin mo sarili mo. Nagkakatuwaan na kayong magkakaibigan. Kinahiya mo ako! Eh, ang kahihiyan ko. Ang nararamdaman ko. My God. I'm sorry, okay? I didn't mean to hurt you. Kilala mo naman ako eh. Yan ang problema sa'yo. Dahil hindi mo pa ako kilala. Alex! Wait! Alam mo, Ana? Ang laki ng pinagbago ni Alex. Bakit naman nasabi yan? Kitong-kita naman eh. Bukang nag-iba pagtingin niya sa'yo. Ang bango ah. Ano ba yung niluluto mo? Mukhang masarap ah. Ginataang lang ka. Aba, paborito ko yan ah. Gusto mong tulungan kita? Hindi, sige. Huwag na ako kinakaya ko na to. Ala eh! Eh, kailang kapag ganituto bang magluto? At bakit masama bang tumulong? Ikaw ah, baka kung ano nung pinagsasabi mo dito. Wala naman ako sinasabi. Guilty ka, no? Anong guilty? Paano ako magigilty? Eh, tumutulong lang naman ako. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, wala ka na. Sigurado na ito. Sigurado pupusok ang puso. Pikon! Ana? Ay. Naiisip ko. Total, ikaw naman palaging naiiwan dito sa bahay. Gusto ko sana, ikaw na humawak ng pera. Para sa mga gastusin dito. Ako? Bakit ako? Eh, sino pa ba naman ang pagkakatiwalaan ko? Salamat. Salamat sa tiwala. O sige, ito ang pamalengke para sa isang linggo. Ito naman, pambaon ng mga bata. Ito ang pambayad sa telepono. Ito ang pambayad sa tubig. Mm-hmm. At sa kuryente. Mm-hmm. At yung pang-grocery, ako na bahala doon. O sige. Sige. Maliligo na muna ako. Daming pera niya na. Bigay ni Alex pang gasto dito sa bahay. Hmm? Iba na yan, ha? Miss na miss na dating mo, ha? Tignan mo, ha, ako? Kunwari pa. May gusto ko naman, eh. Ayan. Ganyan. Dapat kasi, binubuwagag muna natin ang lupa bago ilagay ang mga ugat. Para mas mabilis kumapit ang mga ito sa paso. Sino?
nga dito? Wala lang, tumutulong lang sa kanila. Ah, patulong! Eh, kaya naman pala amoy lupa. Ay, nasa ka ba, ha? Bakit ba pinababayaan mo itong mga batang to? Alam mo dapat, tinuturoan mo sila para hindi sila makadisplasyo ng mga bisita. Ay, naku. Pasensya na ho kayo. Anong pasensya? Saan pa nagdampo ni Alex, ha? Kukuha na rin na ng katulong yung tatanga-tanga pa. Ako na nga ho ang humihingi ng dispensa para sa ginawa ng mga bata. Sa akin pa kayo galit. Aba, sumasagot-sagot ka pa. Alam mo, ha? Ang mga katulong, hindi yan sumasagot sa mga amo. Adelantada! At pwede ba, ha? Sabihin mo sa kay Alex, natawag ko ng tawag sa kanya, pero hindi niya ako sasagot. Sabihin mo sa kanya, umanda siya. Nangignan mo? Alam mo, ha? Ang mga katulong, hindi yan sumasagot sa mga amo. Adelantada! At pwede ba, ha? Sabihin mo siya kay Alex, natawag ko ng tawag sa kanya, pero hindi niya ako sasagot. Sabihin mo sa kanya, umanda siya. Nangignan mo? Yung mga bata, gising pa ba? Ah, tulog na kanina pa. Sayang. May dala pa naman ako sopo para sa kanila. Ah. Di bale. Ah. Tsokolate para sa'yo. Salamat. Siya nga pala, Alex. May babae nagpunta dito kanina. Hinahanap ka. Sabi sa akin ni Chino, Monique daw ang pangalan. May relasyon ba kayo? Hindi. Kung ayaw mo sagutan, okay lang. Masyado na atang personal yung tanong ko sa'yo eh. Hindi. Sige. Sasagutin ko. Oo, amin ko noon. Nahulog ang loob ko sa kanya. Pero ngayon, na-realize ko parang hindi kami bagay sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Nagkamali ako. Hindi siya ang babaeng hinahanap ko. Ang ibig mong sabihin, may iba ka pang napupusuan? Medyo. Kaya lang, medyo palayo ang pagwat namin sa edad. Parang ikaw, ako. Yun, parang imposibleng manligaw. Ewan ko kung mapapamahal siya sa akin o mapapamahal ako sa kanya. Madahal malayo ang agwat eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ang mahalaga naman doon yung nararamdaman nyo para sa isa't isa, di ba? At saka wala naman sa edad yun eh. Basta ba mahal nyo yung isa't isa, okay lang yun. Kilala ko ba? Sumakit ang ulo ko. Magpapahinom muna ako. Alex? Mahal mo ba siya? Ito ngayon, sir, ang tunog ng usapan niyo ni Joker sa telepono. Teka. Public address system yun. I-address mo. I-maximum mo ang sound enhancer. Yun. Monorail.
Check-upin niyo isang kilometro paigot sa LRT station. Lahat ng hotel, motel, apartel, at lahat ng mga bahay doon. Sigurado ako doon nagtatago yung lintik na yun. Pwede yung magtanong? Ano po yun? Dito ba kayo nakatira sa hotel? Oo, bakit? Pakisikan niyo ba itong lalaking to? Ah, oo. Nakatira siya sa penthouse B. Alis yan. Darating na kami. Men, let's go. Hello? Alex? Si Monique? Sorry, wala siya. Ating gabi na. Bakit gising ka pa? Hinintay talaga kita kasi alam ko pagod ka eh. Tsaka malamang hindi ka pa kumakain. Ipaghahain muna kita. Huwag na. Kumain na ako. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Medyo nahilo lang. Magpahinga ka na. Oh, sige. Ana! Wala akong gana. Kumain ka naman kahit lugaw lang. Goyo, ayoko. Alam mo, bili ng doktor, kailangan kumain ka raw para lumakas ang resistensya mo. Sige na. Ayoko. Ayoko. Oh, bakit? Eh, ayaw kumain eh. Eh, bakit ikaw ako makain niya? Eh, sayang eh. Malis ka nga dyan. May pasalubong ako sa'yo. Mansanas, ubas, saka sangkis. Inugasan ko na to. Masarap to. Talaga? Oh. Nat! Ikaw talaga? Kunwari ka pa? Hinihintay mo lang pala na si Alex na magsusubo sa'yo. Sige, subuan mo pa para mangisay sa sarap. Tumigil ka. Ito naman nagbibiro lang eh. Puro kalukuhan. Lumayas ka nga dyan. Masarap ba? Aba, magaling. Kailan pa ba bumalitad ang mundo? Ang amo na nagsisilbi sa katulong. At mukha yata nagsusubuan pa kayong dalawa. Unik, may sakit si Ana. Naniwala ka naman. Eh, umaarte lang yan eh. Pwede ba, Monique? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Ano sa panagay mo ginagawa mo ngayon? Bakit? Eh, bakit pinagtatanggol mo siya? Wala akong pinagtatanggol. Diyos ko naman, pwede ba dito tayo mag-usap? Halika nga dito. Walang masama sa ginagawa ko. May sakit si Ana. Masama bang alagaan namin siya? Ikaw talaga ang dumi ng isip mo. Bakit? Sino ba nagsaksak na sa isipan ko? Hindi ba ikaw rin? Alam mo pa kadamdam ko? Iniiwasan mo ko. Marami akong trabaho. Mahalagang kaso ang hinahawakan ko ngayon.
Sige, Alex. Pagbibigyan kita ngayon. Pero pagkatapos ng kaso mo, ako naman ang aasikasuhin mo. At ikaw, sige lang magpaglandi sa amo mo. Ano natin manlilipon ng kami? Opo, Daddy, sige na po, sige na po. Oo nga, Daddy! Oh, Goyo, tama mo na yung mga bata. Batayan mo, ha? Okay, children, let's go! Oh, ito po, ito pa. Sarap na simoy ng hangin dito, no? Tamang-tama to. Makakabuti sa kalusugan mo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, Alex, ha? Ang puso ganda ng kanta, no? Alam mo, isa yan sa mga lumakanta paborito ko. May laman, makakadala. Yan ang kanta ng mga nag-uumpisang umibig. Dahil sa sobrang pagmamahal, ay kahit mulay. Pareho nasaktan. Pero sa uli, sila pa rin. Uwi na tayo. Ha? Sige po. Ang ganda. Oh, dito pa uwi. Dito na. Saan pupunta? Daddy, balik tayo dito, ha? Nalalaki ang kumukay, Chrissy. Eh, hindi ko nga kilala eh. Ano nang gagawin natin? Hello? Sino to? Sino pa kundi ang pinakamatalik mong kaibigan? Kumusta ka naman? Alam kong sabik na sabik ka nang marinig ang boses ng anak mo. Eto. Atay mo. Daddy! Daddy! Tulungan mo ako, Daddy! Daddy! Tulungan mo ako! Mana, sakit sa tenga eh. Joker, nakikiusap ako sa'yo.
Kung galit ka sa akin na lang. Huwag mo itama yung anak ko. Masarap pa na pakinggan yung boses mo kapag nakikusap ka. Ang lambing nung dating. Joker, ano pa talaga ang kailangan mo sa amin? Ano pa, hindi ka matayan mo? Pero hindi ganun kadali. Gusto ko sabay kayo ng anak ko. Ngayon, makinig ka. Ngayong gabi, impunto alas 11, pumunta ka sa isang abandonadong building sa barangay Mayamot, Antipolo. Sama mo yaya ng bata. Bakit pati si Ana'y tatamay mo? Wala kang pakialam. Basta't gawin mo ang gusto ko. Dahil kung hindi, tatalupa ko anak mo bago sa patayin. At kung susunod ka, papatay ko pa rin siya. Pero hindi na siya maghihirap. Ganun ako kabay. Hello? Hello? Handa ko itaya ang buhay ko para sa kaligtasan ni Chrissy. Dito ka muna. Bakit? Ikaw ang huling alas ko. Kapag inulutan kita, talo tayo. Kaya gagawa muna ako ng paraan para malansi ko siya. Listo ka lang. Ingat ka. Nag-iisa ka. Nasaan ang yaya ng bata? Bobo ka lang ba o talagang hinahamon mo ako? Kung bobo ako, edi sana inihatag ko na sa sarapan mo. Ilabas mo na muna ang anak ko bago ko siya ipakita sa'yo. Ulul! Wala ka sa posisyon para umitit. Dito, ako ang masusunod. Umikot ka. Hanapin mo yung babae. Ngayon, pagbastan mo anak ko habang buo pa ang katawan. Daddy! Dahil pagkatapos sumabog ng bomba ay kinabit ko sa kanya. Sulgos na lang ang makikita mo. May 30 segundo ka. Given her proper medications. Nabigalang siya kaya siya nagkaroon ng mild shock.
Pero don't worry. She will recover in a few days. Salamat naman ho kung ganun, Doktor. O paano, iiwan ko muna kayo. Pabalik na lang ako after 4 hours for temperature. Yeah. Ana. Salamat sa pagmamalasakit mo sa anak ko. Wala yon. Ginawa ko lang naman ang dapat eh. At saka isa pa, napamahal na sa akin ng mga bata. Lalo-lalo na si Chrissy. Siya nga pala. Ayon dun sa initial report, hindi natagpuan ang bangkay ni Joker. Saka, may gusto sana akong malaman tungkol sa'yo eh. Sino ka ba talaga? Bakit kailangan kayo sangkot ni Joker sa galit niya sa akin? Ewan ko. Eh, hindi ko alam. Hindi ko nga kilala si Joker eh. Eh yung tungkol sa unang tanong ko, meron ba akong dapat malaman? Wala. Bakit? May dapat ba akong itago sa'yo? A visit from Granny is the very best present of all. O ano, Chrissy? Nagustuhan mo ba yung kwento? Opo, Ate Anna. Ay, patagal pa po ba si Daddy? Pupunta yun dito. Di ba nag-promise siya sa'yo na dito siya matutulog ngayong gabi? At saka lalabas ka na bukas eh. Kaya sabay-sabay tayo lalabas bukas. Alam mo, Chrissy, mahal na mahal na mahal kita. Ako rin po. I love you, Ate Anna. Aba! Believe na ako talaga sa'yo. Ang galing mong gumawa ng eksena. Ngayon naman, ginagawit mo mga bata para nga naman mahulog ang loob sa'yo ni Alex. Chrissy, huwag kang tatayo, ha? Opo. Dito ka lang. Ano na naman bang eksena ang gusto mong gawin, ha? Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan? Talaga. Kaya sumusobra ka na eh. Sobra-sobra ang panlalait ng ginagawa mo sa akin. Kung noon pinapalampas ko lahat yun ngayon, hindi na. Hinahamon mo ba ako? Oo. Para ipumukha sa'yo na hindi lahat ng tao kaya mong abihin. Hindi mo ako kilala, Monique. Bakit? Sino ka ba? Alila ka lang naman, hindi ba? Pero hindi ka gaya mo. Matapobre, mayabang, at bastos. Walang modo. Ah! Alex! Ano yun? Alex, sinampal niya ako. Alex, luntok niya ako dito, oh. Bakit, Ana? Eh, saan naman yung nauna eh? Sinampal niya ako, tapos sila itay ka pa ako. O, hindi na kita niya hinahanap niya. Totoo ba yun? Alex, pwede ba huwag natin patagalin ko? E, dito lang na natin yung balang ating magpakasal. Gusto ko lang sa mga bata. Kaya ko naman kumuha ng tagi-tagi sa yaya para sa kanila eh. Kasal? Anong kasal? Bakit? Hindi mo ba alam? Matagal na namin balak magpakasal ni Alex. Totoo ba yun, Alex? Ana, magpapaliwanag ako. Ano magpapaliwanag? Sandali. Sinasabi ko na nga ba eh. Nung nakita ko kayong pinapakain mo siya, may gusto ka na sa kanya, no? O ngayon, ha? Mamili ka sa aming dalawa. Yang pobre niyan, o ako. Bumili ka nga, Monique! Kahit masakit, Alex. Ngayon, alam ko na kung saan ako nakatayo. Ana! Ana! Alex! Ana, magpapaliwanag ako sa'yo! Alex! Ano ba? Bakit kailangan ko magpaliwanag sa kanya? Pwede ba? Talaga may gusto ka sa kanya, no? Ang kapal ng mukha mo! Monique, pwede. Gusto ko na muna makapag-isip.
Gusto ko magpasalamat sa lahat ng kabutihang ibinigay niyo sa akin. Ang pagtira ko, ang magandang pagtingin niyo na ipinakita sa akin. Pati na ang pagmamalasakit at pagmamahal na ipinagkaloob niyo sa akin ng mga bata. Ganun pa man, gusto kong humingi ng dispensa sa pag-alis ko. Siguro alam mo na rin kung ano ang dahilan. Oo, aaminin ko. Tama ka at mali ako. Pero ano magagawa ko? Isang babae lang naman ako na natutong magmahal at nakita ko yun sa'yo. Sa pag-alis ko, ipaabot mo na lang kina Joshua at Chino at Chrissy ang pagmamahal ko. Idadalangin ko ang kaligayahan ng iyong pamilya. Ana. Bakit, Chino? Pupunta lang po ko sa kwarto, Daddy. Joshua, saan ka pupunta? Mag-aaral lang po ako, Daddy. Ay, mahal ni Ate Ana. Mahal tayo, Nan. Eh, bakit siya umalis? May problema lang siya. Anong problema? Personal, anak. Balang araw, maintindihan mo rin yan. Manila. Kamusta na ho kayo? Kamusta na po ang asyenda? Ito, maayos. Walang ka-problema. Si Jason po. Mabait pa rin. At simpatikong simpatiko. At umaasa ng pagbabalik mo. Nanatsaring, ipatawag yun po si Jason. Ako! Kaya't matutuwa yun. Anong gusto mong mangyari, ha? Nandito ako para ituwid ang lahat ng pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Unik, sa simula't simula pa lamang, lagi ikaw na nasusunod sa relasyon natin. Pakiramdam ko, para ako isang tau-tauhan na sunod-sunod na sa'yo. Nawawala ng pagkalalaki ko, eh. Marami kang gusto na hindi ko kayang ibigay. Pero pinilit kong unawain ka. Dahil mahal kita. Pero narealize ko na walang mangyayari sa relasyon natin. I'm sorry, Malik. Kailangan maging tapat ako sa sarili ko. You bastard! How can you do this to me? Pinukol ko ang lahat para sa'yo, pati ang buhay mo, tapos ka lang ikagatid mo sa akin! Ah! I'm willing to compromise everything para lamasin ko sa relationship na to! Get out! Get out of my house! Get out! Sigurado ka bang itong address na binigay sa'yo ni Cherry? Oo! Oh, dito yung Asukarera, dito Vera. Huwag kami party, oh. Oo nga, mukhang mali ang timing natin. Baka busy si Ana niyan. Anong mali? Ayaw mo ba nun? Libre na pagkain natin? Halika, magtanong tayo. Tara. Manang, mawalang galang ho. Pwede ho ba magtanong? Ano ho yun? Dito ho ba na namamasukan si Ana Liwanag? Ana Liwanag? Ah, si Senyorita Ana! Senyorita? Paano nangyari yun? Amo ko siya. Ano ho? Oo! Siyang may-ari nitong asyenda at yung asukarera. Mga kaibigan!
Meron po kasi kaming mahalagang sasabihin sa inyo. Sa darating pong linggo, ay ikakasala kami ni Ana. So, paano? Asahan namin kayo, ha? Salamat po. Pasitan. Excuse me, sandali ha. Wait lang. Okay mo, ha? Baka mawala kayo sa linggo, ha? Ate Ana! Hi! Oh, ano? Kumusta na kayo? Mabuti po! Ang ganda-ganda mo naman, Ate Ana. Salamat. Kumusta ka na, Alex? Mabuti. Ikakasal ka na pala. Congratulations, ha? Salamat. Oh, sweetheart! May bisita ka pala. Ba't di mo muna sila pakainin? Oo nga pala, Jason, si Alex, tsaka si Goyo. Ito ang mga anak ni Alex. Si Chino, si Chrissy, tsaka si Joshua. Sa kanila ako tumira nung nasa Maynila ako. Tsaka si Jason. Pare, maraming salamat sa kabutihang pinakita niyo sa sweetheart ko, ha? Huwag sana kayo mawala sa kasal namin sa linggo. Hindi na siguro kami makakadalo. May mga importante pa akong bagay na naiwan sa Maynila eh. Hindi na kami magtatagal. Abay, kararating nila na. Ba't di mo na kayo kumain? Salamat na lang. Opo, Daddy. Sige, umali ka na. Sige, umali ka na. Umali, Daddy. Daddy naman. Sige na. Ay, pwede po ba, Ate Ana? Sige na, Daddy. Alex. Kausapin mo na. Sayang naman ang pagod natin. Nagpunta pa tayo dito. Sige na. Oo, oh, sige mamaya. Ana, pwede ka ba makausap sandali? Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Hindi ba sabi mo sa sulat, mahalaga ako sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman yun? Ganun pala eh. Kung talagang importante ako sa buhay mo, bakit ka pakakasal? Alex, wala akong makitang dahilan para sabihin mo sa akin yan. Hanggang ngayon ba naman lulukohin mo pa ako? Alex, sawang-sawa na ako sa sama ng loob. Punong-puno na nasakit ang dibdib ko at wala na akong iluluha. Hindi ka ba marunong maawa sa isang taong naghahanap lang ng paraan para makalimot? Ang ibig mong sabihin, hindi mo siya mahal. Mapapaksal kami, di ba? Joker na yan. Pag napatay nyo na si Ana at ang NBI na yon, kailangan patahimikin na siya. Nang sa ganon, lalaba na siya ang ugat sa lahat na nangyayaring krimen. Isang katutak na tauhan eh. Kaya ko naman mag-isa yung trabaho. Dalawang beses na ako sumablay. At ikaw, sumablay na rin. Buenas lang sila noon. Pero ngayon tinitiyak ko sa inyo. Mamalasin na sila. Siguraduhin mo lang. Ang gusto ko, bukas, wala na siya sa mundo. Ang kulit-kulit mo na doon, Manuel. Sigurist ka lang. Talaga.
alam mo, Alex. Ang pag-ibig, may sariling ugali yun. Amen. Na hindi kayang amen unawain. Tama, ha? Daya, hindi mo lang yung lalaman ko nung nararamdaman ko. Yun na nga eh. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. At ipaglaban na eh. Ngayon na. Hindi mo mo kung ito kung masamang tao! Sir, hindi ka pwede rito! Hindi mo mo sabi ako eh! Sir, hindi pwede! Hindi mo mo kung ito ko lasing! Gusto ko lang kausapin ang senyorita mo! Magagalit ang amo ko pag pinapako ko rito! Hindi magagalit doon! Pabayaan mo siya. Kapag ang puso'y natutong magmahal, bawat ibuk ay may kulay at lumbay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang katusa buhangin. Alam mo, Ana, nag-iisa ka na lang babae sa puso ko. Gusto ko sanang pag-iisapan ka. Gusto ko pa sanang umasa. Pero kung siya nahanapin niyo, handa akong magtiis. Tanggapin ang lahat sa sakit na nabdi. Pero gusto kong malaman mo bago tayo iwalay. At isa ko lang sasabihin, mahal kita. Spotter 2, Eagle 1. Go ahead, Spotter. Boss, dumating dito si Terry. Papasok sa bahay ni Ana. Steady ka lang dyan. I-report mo sa akin kung ano man ang mangyari. Hindi naman ako nagagalit sa pagsama mo sa kanila dito, Terry, eh. Kaya lang, doon sa sinasabi mo na makipagkita ako kay Alex bago sila umalis, mukhang hindi ko na yata magagawa yun. Masyado naman sakit yun para sa akin. Hindi mo naman ako naiintindihan, Ana, eh. Ang gusto ko lang naman mangyari, sana matupad yung kahilingan ng mga bata na gusto ka raw nila makita bago man lang sila umalis. Good. Huwag mo silang hihiwalayan. Alex, talaga bang disidido ka nang bumalik ng Manila? Oo. Marami kasi ako naiwan trabaho sa opisina. Ate Ana! Ate Ana! Ay. Ate Ana, mamimiss ka namin. Ingat kayo, ha? We love you!
Love you too. Sino na magtuturo ng lessons ko? Sino na magtitirintas ng buhok ko? Angat ko ang kaligayahan niyo ni Jason. Tayo na mga anak. Nagtataka ako sa'yo. Kilala kita pagdating sa babae. Matinig ka. Pero pag nagmahal ka, talagang pinaglalaban mo. Pero ngayon, nagbago ka na. Kung ako sa'yo, dapat mong ipaglaban. Huwag mo siyang iwanan. Never say die. No retreat. No surrender. Ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Alex!
Uncle? Bakit ho? Bakit? Pakinig ka. Kahit ampun lang ako ng lolo mo, may karapatan din ako sa lahat ng kabuhayan ninyo. Dahil kasama akong naghirap para umundagdan ang esendang ito. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ako pinamanahan kahit nakatiting. Ibinigay niya lahat sa papa mo. Kaya pinatay ko ang ama mo. Hindi ko akalaing magagawa mo yan sa papa ko. Napakasama mo. Masama na ako masama. Ang importante ngayon, mawawala ka na rin. Mapapasa akin ang asyenta nito. Let's go.
Sa'yo. Baka hanggang ngayon hindi pa natatapos yung mga gulo sa buhay ko. Kung wala ka, siguro wala na rin ako. Gusto ko lang uli magpasalamat. Huwag mong intindihin yun. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataong patunayan kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo, Ana. Alam kong alam mo kung gano'ng kakahalaga sa akin. At gusto ko'y paglaban yun. Sa uling pagkakataon, gusto kong malaman kung siya ba o ako. Magpagkabait kayo, ha? Opo. Mag-aral kayong mabuti. Opo. Alis na ho kami, Nanay Charing. Tayo na, mga anak. Alam ko yung nararamdaman mo. Sindi mo yung kalooban mo.